Paborito talaga ng maraming mga bata ang maglaro, lalo na kapag mainit ang panahon. Bilad sa araw matapos ang kanilang mga klase, takbo rito, takbo roon, talon dito, talon doon, pero kasabay ng kanilang walang kapaguran. Panay din ang paggalaw ng mga kuto sa kani-kanilang mga buhok. Aminin ninyo, karamihan sa atin ay nagkaroon na rin ng kuto noong mga bata pa tayo. Pero ang tanong, bakit nga ba nagkakakuto at lisa ang maraming mga bata? Totoo nga bang tuwing tag-araw lamang nagkakaroon ng kuto ang tao? Ano ang sanhi nito at paano ito may iwasan? Ang kuto or human head louse ay isang uri ng parasite na namumuhay sa ulo ng tao, partikular sa ating mga anit. Madalas na makita ang mga itlog ng kuto sa anit at pangangati ng buhok at ulo ang hatid nito sa mga apektadong individual. Nagdudulot din ito ng pagsusugat ng ating mga anit kapag hindi naagapan. Dulot ito ng louse saliva o laway ng kuto na nagsisimulang mamuhay sa ating mga anit sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Sa pag-aaral ng New York City Department of Health, nangingitlog ang isang kuto ng halos 50 hanggang 300 bagong kuto. Napipisa ito kapag ang temperatura ng panahon ay umaabot ng 25 hanggang 38 degrees Celsius. Kaya naman marami ang nagkakakuto kapag ka dry season. Lalo na ang mga bata dahil bilad sila sa araw. Ayon naman po sa pag-aaral ng Deutsche Ars de Blood International noong 2016 sa pinoblish ng National Institutes of Health sa Estados Unidos, edad 5 hanggang 13 taong gulang ang madalas na apektado ng pagkakaroon ng kuto. Head-to-head contact ang pangunahing transmission ng kuto. In short, nakukuha ang kuto sa hawa-hawa. Tulad na lamang halimbawa ng hiraman ng sombrero mula sa isang may kuto patungo sa isang wala naman talagang kuto. O di naman po kaya isuklay, headband, suyod, unan o panali ng buhok. Kontra sa paniniwala ng karamihan, hindi ito nakukuha dahil sa init lamang po ng panahon. Maabot ng 8 araw bago mapisa ang lisa at maging ang kuto. Ayon pa rin po sa pag-aaral, maaaring mamatay ang kuto kapag hindi ito nakasipsip ng dugo sa loob ng 30 oras. Tanong, paano ito malulunasan? Siyempre, una pa rin po dyan ang paglilinis ng ating mga katawan o ang ating mga hygiene. Gumamit ng shampoo na mayroong permethrin na napatunayan nakatatanggal ng kuto. Pero siguraduhin muna po nating wala tayong mga sugat muna sa ulo o allergies bago ito gamitin. Gumamit ng shower cap at maghintay ng 10 minuto para mababad ng maigi ang buhok sa formulation ng mayroong permethrin. Saka banlawan ng buhok. Gumamit rin po ng suyod para matanggal ang lisa o itlog, maging ang mga maliliit na kuto na ang tawag ay kuyumad at ang mga adult form or full grown na adult na kuto. Iwasan din po ang direktang pakikipag-interact sa mga taong may kuto para maiwasan ang hawaan. Kaya naman, sa susunod na magbibilad ang mga bata sa araw, siguraduhin malinis at walang direktang kontakt sa mga taong may kuto. Iwas-iwas muna para hawahan ay ating maagapan. Okay, para mas maintindihan natin ang kuto, makakasama natin dito sa studio si Doc Dex. Welcome! Thank you. Viral na si Doc Dex. Okay, pero thank bago you. Na tayo pumunta sa usapang kuto, ikaw ay mahilig pala mag-create ng content para sa social media. No? Parang panapasok doon? Well, nagsimula yan kasi walang magawa nung pandemya. Tapos maraming mga pasyente ang hindi alam kung ano yung dapat nila gawin. So, practical tips lang muna ang startan ko. And nutrition kasi yun yung aking niche. And then, nag-venture na rin tayo into family medicine. Kasi nga naman, walang physical consultation nung start nung pandemic. Pero performer kasi talaga to, kaya hindi naman na nakakapagtaka. Theater daw, di ba? Theater. Theater! Sa UP Los Baños. Kasama pala kayo. School kami niya. School kami. With Jeffrey. With Jeffrey. pero pangarap mo rin daw maging newscaster. Noon kasi nag-teatro ko at ang mga lagi kong kasama ay mga com arts. Yun yung binala ko noon. Sino bang napapanood mo habang lumalaki ka? Ayan, Angelo Castro Jr. Ayun na. Julius Babaw. Ibalik na natin sa usapang kuto. So ano-ano nga ba yung dapat na reminders natin sa mga mommy o sa mga daddy when it comes to handling yung kuto kung nagkakaroon man yung kanilang anak? Well, syempre, dapat iwas-iwas muna talaga. No? Kasi kapag ka nagkakaganyan, iwasan din yung pag-i-interact ng mga bata doon sa iba pang mga bata na may kuto rin. No, kung meron naman ng kuto, syempre, kailangan araw-araw sinusuyod yan, tinatanggal. And then yun, sabi nga natin kanina sa ating VTR, ay kinakailangan ay gamitan ng shampoo. No, na yung may permethrin. Kasi, permethrin? Yeah, permethrin. Permethrin. Yeah, okay. Ito, nakakatulong yan talaga para mawala yung kuto. No? And then, mayroon pang ibang mga home remedies din na ginagamit natin sa mga bukid na usually ay gumagana din naman. Para mo malalaman kung kuto yung problema mo? Kasi minsan nangangati tayo. Sure. Hindi ko alam kung nagkakuto ako. Makikita mo yan. Pagka tinignan mo, naalala ko nung bata ako,
grade 5, grade 6. Nakikita ng mga klase ko may kuto daw ako. So yan, kahit doktor pwede magkaroon ng mga puti-puti. Puti-puti. Hindi lang siya dandruff. Hindi lang dandruff eh. Makikita mo yung parang may minsan mga gumagapang-gapang pa din. Nakakatakot. Mararamdaman. 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 Makate. Sobrang kate niyan. Paano ba siya maiiwasan? Siguro, yun ang magandang tanong dyan. Yan. May iwasan yan kapag, para may iwasan yan, syempre, iwasan yung head-to-head contact. No? So, ma-identify mo naman yung mga may kuto. Eh. So, iwasan mo muna yung tao na may kuto para hindi ka magkaroon ng, ng kuto. May panahon ba yan na uso siya? Kumari, taglamig, tagulan? Mas okay. Mas nagkakaroon sa tag-init kasi yan yung parang breeding season ng mga yan. El Nino para tayo. Season, no? Para may breeding season sila. Oh. Napakahalaga. Maraming salamat, Doc Dex. Tinuruan mo kami tungkol sa kuto. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.